Okay guys, ito ngayon, sabi nga kasi, painitin na natin panginang. Umpisa na natin ulit yung kabilang side. Oh. Hit like the button. Don't forget to subscribe. Kahit naka waterproof siya, ay itong case niya, flexible. So may tendency talaga mag-bend-bend yung battery sa loob. Kaya ang naging cause niya, ayan. Reinforcement lang natin. Let's go. Sama natin. Siyempre, itatakwag muna natin ito nung matibay. Init. Okay, pakapitin muna natin. Ito natin sa reinforcement ng pero makikita mong papansin mo ayan, may mga guwit siya ayan, nakakaroon siya ng guwit daan ayan, ibig sabihin na nagpe-flexible na gano'n yun so talaga may tendency mag-ant talaga magputulan ka ng nickel plated na ano, wire. Naparas ako kay client kasi may coronavirus daw so kailangan niyang gamitin na at wala siyang pang service so siyempre para di tayo mag-disappoint sa client sige ito lang. Bayan ng ating nato. Ito yung sabi sa inyo, ano. Ayan, yung lamat na yan. Tendency na maputo na yun, sa launan, eh. So, re-reinforce natin natin sa mga bagong, ano, tubing wire. Pala ito una natin video sa mga e-bike bikers gagawa na tayo ng mga vlogs natin kaya supportahan nyo ako lahat yan may tutorial kung paano ko ginawa syempre may mga basher tayo yung mga basher ko naman ay good luck sa inyo kung saan kayo masaya doon kayo dyan na lang kayo. Ako, marangal lang ang ginagawa ko. Pangalawa, nga pala, yung mga mahilig manlokong technician dyan, ha? Ingat-ingat kayo. Huwag kayo manloko ng kapwa Pilipino ninyo. Hindi kayo aasayin sa ganyan. Maging ano lang din kayo, patas kayo. Mas malaki kikitain nyo kung patas kayo.
hindi yung hingi pyesa, pambiling pyesa, pero wala namang pyesa na ano. So, pangit yun eh. Mapang lamang sa kapwa. May mga narinig-rinig lang naman ako. Tsaka yung mga mga nagawaan ko, mga siyempre, base sa kwento nila. Pero, hindi ko na kayo may mention, pero kanya-kanyang buhay tayo. Kanya-kanyang diskarte. Kaya nga eh, kung magaling ka, maraming kliyente sa iyo. Hindi mo kailangang sirain ang ano mo, pangalan mo para lang kumita. Sabi ko nga sa inyo, hit like the button, unsubscribe na rin. Magtatayo na ako ng aking YouTube account. Yeah, update ko yun. Marami na rin ang mga project na ginawa rin. Pero ito sa e-bike, more on picture ako tsaka page. Ngayon, magbibideo na rin tayo para para happy lahat. Oh, ito na, kung tatanggal ko lang that, sa panghinang is yung daliri ko. And also, spot welding gamit natin guys ha. Kaso nga lang, wala tayong mamahaling spot welding, pero mas gamay ko to. Mas gamay ko yung gitong welding para sa mga factory ng China. Siyempre, mas production, kailangan mabilisan. Ganyan ako mag-assemble ng battery, mabilis. Actually, hindi binabayaran dyan yung bilis eh, yung talent mo, experience mo, kung gano'n mo ingatan ng isang produkto. Hindi basta tira lang ang tira. Ito, ito, okay mo siya. Positive-positive to, walang jumper. Ibayan lang natin. So, every time nagagawa ko, tanggalin nyo yung BMS. Kasi may tendency, baka magkamali ka kung di mo ko bitawal sa mga ganyang bagay na sorted-sorted o ano, mas malaking gawa kung mangyayari sa'yo. Eto, kailangan ko bukas. Mamaya, matapos ko. At bukas eh, kukunin na ni client. At minadali ako ngayon sa messenger. Pero okay lang yun. Kasi, actually member siya ng X. Dahil standard speaker ang gamit niya. Kaso nga, syempre, it's more about electric. Ayaw natin ma-disappoint ang lahat ng tao regarding sa electric. Kasi ito na yung picture natin eh. Pero mas maing, kaya ako, tinanong ko rin sa client, ayoko ma-discourage siya. Ah, ganyan, mabilis masira. Nandito tayo, mga technician, para supportan sila, hindi snack. Na masira yung loob nila, na mabilis masira ang electric scooter o whatever. Hindi po totoo yun. Kung may sapat kang kaalaman, at aware ka kung paano gamitin, at maingat ka, hindi magsisira. Pero although lifespan ng battery, alam niyo naman ang lifespan ng battery natin, ay na talaga yun, let's say 5 years talaga, obligadong mag-degrade ang battery natin. So eto na, para di muna gumastos si client, hindi ko na pinalta ng battery lahat, repair lang siya. Kasi sabi nga sa'yo, kung technician ka, alam mo kung ano nang may tama o ano nang dapat mong palitan agad. Eh, sa na-trace ko, hindi naman siya totally damaged. Nag-degrade lang yung pH na dahil sa connection niya. So, every time na ginagamit mo, napakababa ng antirahin ng battery. Ooh.
ito, let's say sinabi ko kanina, in-upgrade lang natin yung mga connection niya dahil nga maripis, marupok. Itong gamit natin tubing wire is makapal. Hindi katulad nung from factory, hinukmul ko ng nipis. Oo, sabi natin, si China, syempre gagawa si China na yung alam niya bibili ka ulit after market niya. Sabi mo, nagtataka lang ako, 5 months pa lang daw itong unit ni client, kasira agad yung battery. At naglolo ko daw, magka-cut off. Pinirit daw siya ng ilang beses at yung range niya umiksi. Sabi ko, baka old stock ang battery. Oo, nandun tayo. Siyempre, ay conclusion natin, old stock ang battery. Pero nung napunto natin nung kalaunan, hindi lang naman pala ang battery may problema. Kundi yung pagkakagawa ni China na hindi ganun ka-ibay. So, nagsira siya. Nagputol ng connection. So, bumaba ang ampere hour niya. Hanggang masira siya. Hanggang naranasan na ni client na cut off sa biyahe. So, sa client ko, salamat sa pagtitiwala. Una pa lang, pinaliwanag ko na sa kanya yun eh. Kung nasa bahay pa nila ako nung sinecheck up ko pa lang ito. So, ito ang mangyari yun dyan. Babalikan natin siya ng mas masarap na pambalot para mas matibay siya. Kasi wala siyang balot talaga kundi yung tape lang. Para kahit paano yung vibration niya malis. Pero wala na tayong tape na ganun. Kaya itong tape na gagamitin natin. Tanghalin tapat, napakainit. Siyempre sa mga gagawa nito, siyempre may kailangan nyo ng safety precaution dito. Always mag-ingat, huwag yung conductive ang pagpapatungan nyo, bawal sa lamesa yan. Baka masabugan kayo, may delikado rin ang battery na ng lithium ion. Tsaka always check your connection. Pag nagkamali ka, maraming madadamay, masisira. Wala tayong pang Facebook live, kaya ayan, naka action camera tayo. I-upload tayo mamaya sa YouTube and Facebook page. Sa mga nais magpagawa, mag-inquire, andyan ang page ko sa Facebook at marami nakakakilala sa akin. Pwede kayo magtanong, mag-inquire regarding sa mga e-bike scooter ninyo. Willing tayong tumulong at mag-servisyo po.
bukas luluwas ako para ihatid ito sa kanya, kasi medyo naglaras na rin siya at talagang ano, hindi na makali si ate kasi nagtatrabaho sa BGC. So parang nahirapan niya ata siya mag-commute every time na ano, kaya siguro namimiss na rin niya yung scooter niya. Testing natin na para sa inyo, so, makita ninyo. Sensya na sa gawaan ko, napakakalat. Araw-araw, maraming trabaho. Testing natin sa parcel. Actually, itong sa connection ko, hindi pasok dito sa connection niya. Ang lalayo ng tiran. So, tagawin natin, dalawa yung gagamitin natin. One at a time, battery lang, battery lang. So, negative itong restart. Nya. Report 9 nasa state of discharge ngayon. 2 3 balance na balance po. So, ito naman tayo ngayon. So, itakabit mo siya ngayon dito. Always, kunyari may negative bago mo siya ipasok lahat. Okay, ipasok na po natin siya. Iti-check natin yung output. Ayan po, 39.8. Ayan, sisikyap na lang natin, tapos balik na natin siya.
nakasikir sa ganyan para hindi na ipipit. Okay guys, sila balutan din natin. Ganyan lang pagkakabalot sa kanya. From factory yan, ganyan na siya. Tape-tape lang na ganyan. Kaya nag-bend, ano siya, nabibend pa rin siyang konti. Dahil nasa pagkaka, ano rin, sabi na. Sa vibration kaldag, hindi naman ganun kaganda yung suspension ng mga stand-up scooter siguro. Kaya nag-loose contact lahat yung pagka-spot weld nung, ano, saka nabakutol. Ngayon, meron yung sports mode natin para tumibay siya. Tapos babalutan natin siya ng ano, shrinkable tube na malaki para mas maipit siya. I hope pumasok siya sa loob kasi nabalutan siya. Ayun ang naiisip ko, baka masyadong fit na rito. Pero try my best na pumasok pa rin siya. Okay guys, tapos na siya. Ito kayo medyo masigit, may kalat sa baba. May sinilgado siya ng sealant. So tatanggalin muna natin. Actually, maluwag pa siya. May space pa siya. Oh. So, tingin ko, papasok naman. Subukan natin. Para magkaalaman. Yan, napasok siya. Okay, shrink natin.